Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Puri siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Ilikha niyang langit at lupa. Ilikha niya ang araw at buwan. Ilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tulay siyang banal at dakila. Purihin ng kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahagi, pagkakakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit, bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay, at pinatay ng mga nakipag-isa kay Jesucristo ang likas nilang pagkatao, kasama ang masamang pitang ito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumunod sa poon ay siliwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay siliwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanila tayo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa asinumang tao ang laging adikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang magsaliksik ng banal na araw, ang utos ng poon ang siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay saliwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, lagi't namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay saliwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y nagtatangay at naipapadpad kung saan hangi umiihip. Ang taong matuwid ay poon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang masama ay mapapahama. Ang sumusunod sa poon ay saliwanag hahantong. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kaninang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, mga Pariseo. Ibinibigay ninyong ikapu ng yebabuena, ng ruda, at ng iba pang gulayin, ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo, mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga, at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi ninyong iyan, pati kami kinukutya ninyo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, sa 28 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pagninilay sa umagang ito, napakagandang balikan ang narinig natin mula sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia.
Sinasabi niya rito, mga kapatid, sino o anong uri ng Espiritu ang nagpapakilos sa inyo? Anong klaseng Espiritu ang siyang pumapatnubay at gumagabay sa inyo? Siyempre, ang sagot na gusto nating marinig ay, ang nagpapakilos, ang gumagabay at tumutulong sa akin sa bawat araw ay ang Espiritu ng Diyos. At iyon naman palagi yung hinihingi natin, di po ba? Iyon palagi yung inaalaala natin at sinasabi natin sa ating Panginoon. Kaya, kung ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagpapakilos sa atin, sabi ni San Pablo, papaano natin ito malalaman na talagang Espiritu ng Diyos ang kumikilos sa atin? Sabi ni San Pablo, malalaman natin kung tunay na Espiritu ng Diyos ang nagpapakilos sa atin kung tayo ay pinaghaharian ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kaya sa umagang ito, di ba, kung gusto nating magkaroon ng magandang maghapon, kung gusto natin talagang magkaroon ng magandang buhay, hayaan nating ang Espiritu ng Diyos ang sangkumilos sa atin at hingin natin sa Kanya, hingin natin sa Diyos ang biyayang ito na talagang ang Kanyang Espiritu ang manatili, ang manahan at sangkumilos sa atin. Tulungan nawa tayo ng Diyos para sa hangarin na ito. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagsama-sama tayo bilang bayan ng Diyos. May pananalig nating dalhin sa harap ng Ama ang ating pangangailangan. Umaasang pakinggan niya ang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panglipunan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha, manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging makatotohanan sa kanilang pagsusumikap na makapagbigay ng paglilingkod at programa para sa mga mahihirap at naghihikahos, manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may patrabaho at mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng suporta at kasiguraduhan mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan, manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga lumisan na sa buhay na ito naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa langit, manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Isama po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito, ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom
at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may kabutihang loob at katapatan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Pinapay at alak na mula sa'yo muling ingahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Pablo ng Cruz, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod pa lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ialay kung aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuisang lahat ng sa akin alang lang sa iyong kaligtasan. Patid ko kung sino ikaw. Ako asol mong sino'y nag-alaga. Patid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ihalay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Available na po ang ating mga All Souls envelopes. Sa mga nagnanais, maaari na kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, muli po maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kadiboto, at sa lahat ng ating mga online viewers sa patuloy at walang patid na pagtulong, pagsuporta at pagbibigay donasyon sa ating simbahan. Patuloy pa rin po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga pamisa, sa inyong mga kaloob, online donations at pagbibigay ng ayuda tulad ng bigas, kape, mga dilata at noodles. Ang inyo pong ibinabahagi ay ang siya naman nating iniaabot sa ating mga kapatid, mga kadiboto na masigit na nangangailangan, mga biktima ng sakuna at trahedya. Tunay nga pong ang ating pagdidebosyon, tinuturuan at tinutulak tayo na magmalasakit sa kapwa, magkawanggawa at ipagpatuloy ang misyon ni Jesus. Sa puntong ito, nais nating magpasalamat sa Diocesan Shrine and Parish of St. Paul of the Cross, SSS Village, Marikina City, sa pamumuno ng kanilang kura paroko, Reverend Father Vic Flores, na siyang nagbigay ng ating pagninilay at humilya sa umagang ito. Palakpakan po natin si Father Vic at ang kanyang mga parishioners na kasama natin sa pagdiriwang ng Banal na Eucharistia bilang pasisimula ng kanilang dalaw Nazareno sa kanilang parokya. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sasamahan po ako ni Father Vic para sa pagbabasbas. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Inibinuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
kalahati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inawalati namin.